our viewers and listeners, magandang araw sa ating lahat. Hindi hadlang ang iyong kasarian upang maging mabuti kang halimbawa sa iyong kapwa. At hindi rin hadlang ang iyong kasarian upang maging mabuti kang ehemplo sa iyong pamilya. Magbigay ng tunay na pagmamahal sa iyong pamilya. Dito natin masusukat ang ating tunay na pagkatao. Katulad na lamang ng kwento ng ating sender na babasahin natin sa episode na ito. Sana ay kakapulutan natin ng aral ang kwento ng buhay niya dito sa Kwento ng Buhay Ko, Inspiration Mo. Dear Ate Jackie, una sa lahat, pinapasalamatan kita dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na maisulat ang kwento ng buhay pag-ibig ko. Tawagin mo na lang pala ako sa pangalang Joanne dahil yun ang tawag nila sa akin dito sa aming baryo. Nagsimula ang lahat-lahat nang makilala ko ang lalaking nagpapatibok ng aking puso na si Benji. Naging maganda naman ang aming samahan noong una, Ate Jackie. Bumilang ng araw, linggo, buwan, at umabot pa ng taon. Lumabo lamang ang aming pagsasama, Ate Jackie, nang makilala niya ang aking nakababatang kapatid. Siya po ay si Jessica, ang nakababata kong kapatid. Naging close sila dahil lagi kami sa bahay ng kapatid kong si Jessica. Kapag may inuutos ang kapatid ko, lagi po siyang present. At naging magkaibigan sila. Hindi ko akalain na mas higit pa pala sa kaibigan ang magiging turingan nilang dalawa sa isa't isa. Lumipas ang maraming araw, Ate Jackie, buwan. Wala naman akong kaalam-alam na lumalim na pala talaga ang kanilang pagtitinginan na dalawa. Father's Day noon, nang nagkainuman kami, ang kapatid ko at ang boyfriend ko, hanggang sa nagkalasingan na. Andiyan na ang kwentuhan. Bakit parang may napansin ako noong mga panahong iyon? Iba parang iba talaga, Ate Jackie. Mas close na close sila ngayon. At mas close pa silang dalawa kaysa sa amin ng boyfriend ko. Hindi ko alam, Ate Jackie. Iba talaga ang kutob ko. Nagkwentuhan sila na parang parabang silang dalawa lang ang tao ng mga panahon. Ang saya-saya nila habang ako parang tanga na nakikinig lamang sa kanilang masayang kwentuhan. Gustong-gusto ko nang matapos ang inuman na yon. Gustong-gusto ko nang matapos ang mga oras na yon. Kaya binilisan ko ang pagtungga ng alak, Ate Jackie, para din matapos na rin ang masayang kwentuhan nila. At matapos na nga kinabukasan, may nalaman ako sa isa pa naming kapatid na para bang tumusok o pumatay sa puso ko. Nalaman ko na sila na pala. Kaya kinumpunta ko si Jessica. Tinanong ko sa kanya kung totoo ba talaga na sila na. At ayun nga, Ate Jackie. Nalaman ko na sila na nga. Wala akong ginawa sa araw-araw, kundi uminom ng uminom. Gusto kong lunurin ang aking sarili para makalimutan ko kahit minsan yung sakit na nararamdaman ko. Yung sakit na nangyari sa akin at sa kapatid ko. Kasi napaisip ako, bakit kapatid ko pa?
Nagising ako isang araw, Ate Jackie, na nagdesisyon akong umalis sa amin. Umabot ng 3 buwan na wala ako sa amin. At yun nga, Ate Jackie, bumilang ng 3 buwan bago ako bumalik uli sa amin. Dahil na rin sa kagustuhan na din ng aking ina, alam ko kasi naramdam niya yung nararamdaman at pinagdadaanan ko. Alam ko na gusto ng aking ina na nakikita at nababantayan niya ako. Noong una, Ate Jack, akala ko ay okay na ako. Okay na akong makita silang dalawa ng kapatid ko at ng boyfriend ko. Pero hindi pa pala, andyan pa rin yung sakit. At kahit anong iwas ang gawin ko, andito pa rin sa puso ko yung sakit. Wala pa rin nagbago, ganun pa rin. Tiniis ko yun ng ilang buwan, ng ilang taon. Nagkaroon ako ng pamangkin, Ate Jackie. At yun pala ang magiging susi ng lahat. Ang maging susi para maghilom yung sobrang sakit na nararamdaman ko, Ate Jack. Ang aking pamangkin kay Jessica ang naging susi upang bumalik ang aming magandang samahan. Naging okay na kami ng kapatid ko at naging okay na rin kami ng ex-boyfriend ko na si Benji. Salamat sa aking munting pamangkin dahil naibsan ang puot at galit na nararamdaman ko. At ngayon ay bumalik na kami sa dating samahan. Mas masaya at mas magiliw na relasyon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Ate Jackie. Ang kwento ng aking buhay pag-ibig na sana ay kakapulutan ng aral ng ating mga manunood at tagapakinig. Nagmamahal, Joanne. At yun nga po ang kwento ni Joanne, kung saan ipinapakita ni Joanne ang tunay na pagmamahal, kung saan handa siyang magparaya at magbigay kahit gaano pa man ito kasakit sa kanya at sa kanya na rin munting pamangkin. Sana po ay may napulot po tayong magandang aral sa kwento ni Joanne na hindi po tayo maging makasarili. Nandoon na nga po yung puot at galit, pero darating at darating ang panahon na matatakpan din ito ng tunay na pagmamahal. Ito po ang inyong lingkod, Ate Jackie, nagpapasalamat ng marami dahil sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programa. At dito ko na lang tatapusin ang ating kwento dito sa Kwento ng Buhay Ko, Inspiration Mo. Kung nais ninyong ibahagi ang inyong mga kwento upang kakapulutan ng aral at magsilbing inspirasyon sa ating kapwa, i-search lang po Jackie Leif TV, our FB page, at isend nyo lang doon ang inyong mga kwentong nakaka-inspire. At atin pong babasahin isa-isa. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang suporta. Huwag po kalimutang i-like ang ating page at i-subscribe ang ating channel. At ito ang inyong lingkod, Ate Jackie.